ingredients are melted butter, egg, powdered milk, all-purpose flour, sugar, baking powder, cheese, and water. Let's start to mix our dried ingredients. We have 2 cups of all-purpose flour, and then add the milk powder, 3/8 cup, and then let's add the white sugar, 1 cup, or pwede rin 3/8 din. And we have 2 tablespoons of baking powder. And let's put a pinch of salt. And then, mix lang natin sila hanggang sa magkahalo-halo na ang ating mga dried ingredients. So, ayan. Halo-halo lang, mga besh. Pasensya na sa lalagyan ako. Medyo luma na siya. And then, add na natin ngayon ang ating 1 whole egg. Huwag natin dadirect sa ating flour kasi baka minsan kasi bulok yung egg. So, ayan. Add na natin ang ating 1.5 cup of water. And then, mix lang natin siya. Mix, mix. Dahan-dahan lang natin silang i-mimix. Ayan. Ganyan lang, halulok tayo. So, ayun, papalitan ko muna ng ibang aking panghalo. Para mas madali ko siyang mahalo. Paalala, huwag i-overmix ang ating butter. Dahan-dahan lang. Guys, palike naman ako ng aking video and pasubscribe na din. So, ayan, add tayo ng ating melted butter. 5 tablespoon. Okay, baka sayang yun eh. So, mix lang natin siya ng dahan-dahan. Paalala lang ulit, huwag natin i-over sa paghalo. Gamit na muna ako ng pang hand mixer para mas madali ko siyang ma-mix, para mag-mix agad yung butter sa butter. So ayan, continuous lang natin yan, guys. And then salain natin para mawala yung mga namuong mga ingredients natin. Tulad ng all-purpose flour, tsaka nung powdered milk. Ayan. So actually guys, meron pa tong vanilla eh. Nakalimutan ko lang lagyan talaga ng vanilla. Mas masarap siya pag may vanilla. Pero ang vanilla lang na ilalagay nyo is 1 tablespoon. Mas ano siya, mas malasa siya pag may vanilla. Ayan. Tapos na ang ating pagsasala. Kasi kailangan siyang salain para yung butter is maging ano, smooth. Tsaka walang mga buo-buo. Gagat-gat tayo ng keso sa ating mismong butter para mas lalo siyang mas malasa. Ayan. Pasensya na kayo sa gadgaran ko. Medyo kinalawang na kasi yung handle niya sa kalumaan niya. Pero yung mismong gadgaran naman is maayos at walang kalamang. So, ayan. After 20 minutes, pwede na nating isalin ang ating mixture ng puto sa ating molder. We don't need to grease our molder na kasi
we already put some butter on our puto mixture. So ayan, kusa siyang bababa mamaya. So guys, huwag natin pagdidikit-dikitin ang ating mga molder, pati na rin dito sa gilid-gilid ng ating steamer para maiwasan nating matuluan ng tubig ang ating molder. Ayan. So after 7 minutes, lalagyan natin ng cheese ang ibabaw. So ayan. Tada! Ayan ang ating puto! Luto na siya! So 10 minutes lang talaga siya pwedeng lutuin, guys. Hindi ko siya masyadong in-overcook. Kasi ayokong mag-crack-crack ng ibabaw niya. Kaya hindi ko rin pinuno yung molder ko. Si tignan nyo guys ha. Pisil-pisilin nyo yung molder at kusang hihiwala yung puto. Ayan, napakasarap na puto. Ang lambot niya guys. Grabe, ang sarap kainin na ito. Para ka na kumain talaga ng puto sa Goldilocks. So, hindi pa ako nakontento, kaya uulitin ko ulit ang pagtanggal sa molder. So, ayan, kitang-kita naman guys, diba? Pisil-pisilin ang molder. And then, itak-tak-tak natin ng konting tak-tak. So, ayan, kusa siyang humiwalay sa molder. Wow, sarap! So fluffy! Tada! Pinalamig ko muna siya guys ha. Ayan. Ang sarap ng puto. Talagang diretsong kinain ko na siya guys. And then inalukon na rin yung nanay ko kasi dumaan siya eh. At tignan nyo naman ang mangyayari sa mga susunod na kaganapan. Ayan, kumuha na ako ng para sa akin. And then, ayan na po ang akin nanay. Pinipisil-pisil na niya ang aking puto. Ayan na siya. Hindi na niya matiis. At kumuha na rin siya at kumain ng puto ala Goldilocks. Thank you guys for watching. And sana ay mag-subscribe kayo sa akin channel. At pindutin niyo ang bell button para sa updated na videos. Thank you.